Nanaw na ang kolumnista at dating hepe ng Philippine Tourism Authority na si Nixon Cua matapos pagnakawan at barilin sa mukha noong Sabado. Kasabay nito, nasa kote na ang apat na suspect sa krimen. Ikwento mo, Carla Lim. Mahadya pa ang bumuti ang lagay ng kolumnista at dating hepe ng Philippine Tourism Authority na si Nixon Cua nang bisitahin namin sa ospital kahapon. Pero pasado alas 10 kagabi, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Kasabay ng pagpanaw ni Cua, nadakip naman ang mga otoridad ang mga sospek na sina John Ray Cortez, Noel Esquivel Garcia at Darwin Sanyano kagabi. Isinuko sila ng barangay captain ng maunang sa Calamba, Laguna na si Christopher Seaman. Si Cortez ang sinasabing tumutok ng baril kay Mrs. Cua at kumuha raw ng bag ng kanilang anak na may lamang 90,000 pesos at iba pang gamit. Si Sanyano naman ang umanoy bumaril kay Nixon at si Garcia ang bumaril sa kapatid nitong si Alexson. Isinuko naman ng kanyang ama ang pang-apat na sospek at nagsilbi umanong lookout na si Michael Molino. Hindi raw nakabonet kundi nakahood ang mga sospek gaya ng mga naunang ulat kaya madali silang nakilala ng pamilya Cua. Napinpoint naman namin sila na umukma doon sa kahit na ba may itsura nyo, umukma doon sa Iniimbestigahan na ng mga pulis ang anggulong inside job dahil kabisado ng mga sospek ang galaw ng pamilya Cua. Sasampahan na rin ang kasong robbery, holdup at homicide ang mga sospek. Batay sa record ng Laguna PNP, merong pang nakabingbing kasong rape ang apat na sospek at ito rin ang tinitignan nilang dahilan kung bakit nagawa ng apat ang pang-holdup. Pebrero na isampa ang kasong rape laban sa apat at nitong Hunyo lumabas ang warrant of arrest laban sa kanila. Ang analysis po ng Task Force Nixon, mga officialis po natin, ay ninakawan nila na 90,000 si Nixon pero nang laban kaya binaril nila at binaril sa balikat si Alexson Cua para po maareglo ang kasong rape nila. Ibinigay naman ng gobernador ang 200,000 peso reward sa Task Force Nixon at nagsukong barangay captain. Carla Lim, News 5.